mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello, everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God, we did a great job. Inabot ulit natin ang araw na ito, September 19, 2021 na po, mga minamahal. And thank you God, praise God, sa bawat umaga na atin pang nasisilayan ang mundong ito na kanyang nilikha at ang mga mahal natin na naandyan pa din at kasama natin sa kabila ng pinagdadaanan nating lahat at pandemya na meron tayo. And yes, kumusta po kayo mga minamahal kong taga-subaybay? Walang duda, Sunday na nga ulit. Kaya heto na tayong muli sa ating programa. Hoping and praying that all is well sa bawat isa. Tuloy-tuloy po ang ating pakikibaka sa bawat araw. Given na po iyan, realidad po iyan ng ating buhay. Kaakibat po ng normal na pamumuhay ang pagtatrabaho. At kung napapagod na, okay lang naman ang magpahinga. Maglaylo ng konti, pero tatandaan, hindi tayo pwedeng sumuko, lalo na kung may mga umaasa sa atin. Totoo, nakakapagod, nakakapanlumo minsan ang ating mga nararanasan para maitawid ang ating mga pangangailangan. Pero mas lalo namang walang mangyayari kung tayo ay hihinto at wala nang gagawin, di ba po? We need to keep on moving on. That's the only way to go. Di ba nga, meron pang kasabihan na winners never quit. So kung gusto po natin na magbago ang ating mahirap na sitwasyon sa ngayon, gusto natin na muling makangiti at maging masaya. Lakasan ho natin ang ating kalooban. Let us keep the faith and stay strong. Dahil nangako naman ng Lord sa atin, never will I leave you, never will I forsake you. At sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya, nananalangin sa Kanya, ang pangakong yan ay totoong totoo. At sigurado po mga kaibigan, nalilipas din ang mga kahirapan at pagsubok na yan na ating pinagdadaanan. At darating ang panahon na ang lahat ng yan ay alaala na lamang at ipagpapasalamat pa natin dahil nakita natin, na-realize natin na kaya naman pala nating lumaban, na tama pala na nagpatuloy tayo sa ating pagsusumikap because that is the only way to change our situation. Alam niyo po mga kaibigan, one thing, isang bagay na dapat ho nating maintindihan sa ating pagbabiyahe sa mundong ito, wala pong libreng sakay. Noong mga bata pa tayo, naandyan ang ating mga magulang, 'di ba, mga kapamilya natin na nagpo-provide ng ating needs. Mula noong sanggol pa lamang tayo hanggang sa tayo ay mapalaki at umabot sa tamang edad, naandyan sila to do their best to protect us and of course, to provide for us. Pero kapag dumating na tayo doon sa punto na
tayo ay nasa hustong gulang na din. Nakapagtapos man tayo sa ating pag-aaral o hindi, hindi ho natin maiiwasan yung realidad na tayo naman ang inaasahan na haharap at babalikat sa mga responsibilidad natin sa pamilya man yan or higit na sa ating mga sarili. Kasi syempre, by this time, nagkaedad na rin ang ating mga magulang or kung sino man ang tumutulong sa atin. And more likely, kailangan na din natin silang tulungan, lalo na kung able naman din tayo, na-equip na tayo, naturuan na tayo. Kasi nga, bilang isang individual, kanya-kanya talaga tayo ng pagganap ng responsibilidad, lalong-lalo na sa ating mga sarili. Hindi natin pwedeng patuloy na iasa sa ibang tao, kahit nakapamilya pa yan, ang ating paglago at pag-unlad bilang isang tao. Dahil maaaring nagampanan na nila yon sa atin. Tapos na sila sa paggampan ng kanilang tungkulin sa atin. O kaya, syempre, panahon na din para ibang bagay naman, di ba, ang kanilang atupagin. Or may kanya-kanya pa din silang responsibilidad na gusto nilang yun naman ang kaharapin. Or meron din silang sariling mga pangarap na gusto rin nilang maabot. Di ba po? Dapat ay matutuho tayo na tanggapin na we cannot continue to be a burden. Okay? Hindi po pwede yung nakita na may magagawa na tayo and yet we chose not to do it. And therefore, tayo ngayon ay nagiging pabigat doon sa ating mga kasama. Di ba? Yung ang laki-laki na natin, nasuportahan na tayo at lahat, ay wala pa rin ho tayong ginagawa. Yung sinasabi po ng matatanda na buntot mo, hila mo, sa mundong ito, totoo ho yan, mga kaibigan. At mas maaga nating magagawa yan, ay mas maaga din nating pinaggagaan ang kalagayan ng mga taong may buhat sa atin, quote-unquote, at tinitiis ang ating kabigatan. Nothing wrong with being madiskarte para matulungan natin ang ating sarili. Nothing wrong with trying to be responsible. Kaya huwag ho tayong sumuko, tuloy-tuloy po ang buhay. Dahil with God on our side, kaya nating malagpasan ang mga pagsubok na kailangan ho nating harapin upang tayo po ay managumpay. Quitters never win. So if you want to win sa buhay na ito, kaibigan, don't quit. Okay? Welcome po sa ating programa. Ito po ang palatuntunang nagtatampok ng istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Ang atin pong Gladly Yours. Live din ho tayo na nagkakarinigan sa ating live stream na radyonatin.com. Ang atin pong mga kaibigan na nasa mga syudad or nasa abroad or gusto lang talaga na sa online sila makinig sa atin, pwedeng-pwede ho kayo dyan. Itatype nyo lamang po radyonatin.com. Pag naandyan na ho kayo, i-click nyo lamang po ang listen live para sure na magkarinigan ho tayo. At mamaya po, alas 11 ng gabi, meron ho tayong replay sa episode na ito sa ating YouTube channel na Gladi Mabini, GladyMabini. Kung meron ho kayong na-miss, di ba po, na mga episodes ho natin, dyan ho ninyo matatagpuan iyan sa ating YouTube channel. At syempre, kung meron ho kayong narinig na topic na sa palagay ninyo meron kayong kaibigan or kapamilya or kakilala na maaaring ganoon ang sitwasyon at nangangailangan din ng words of wisdom o baka makatulong sa kanila itong atin hong mga tinatalakay. Okay po, sana po ay masuportahan din ninyo ang YouTube channel ko na iyan. Yan lang po ang YouTube channel na meron ako at yan lamang din po ang aking inilalambing sana sa inyo na sana po ay masuportahan ho ninyo. Kasama sa bahaging teknikal si Zet Escobar.
Ito po ang inyong Miss Glad, Gladdy Mabini, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi and of course, malugod na inaanyayahan kayo na samahan ako sa oras na ito para sa ating palatuntunan. Narito muna ang paunang awitin na aming inihanda para sa inyong lahat. Mga kaibigan, you are listening to Radyo Natin FM. We are your friend, your radio. Gladly yours. Nagbabalik tayo sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Welcome back! Lalong-lalo na doon sa mga kachuchun-in pa lamang. Kayo po ay naririto pa rin at nakikinig sa ating himpilan. Ito po ang Radyo Natin FM Nationwide. At kayo ay nasa programang Gladly Yours. Patuloy ho nating pasalamatan ang ating mga kaagapay. Una syempre dyan, ang Shield Bath Soap. Lagi po nating tandaan, clean hands protect us from infection. So take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Ngayon din po ang MX3 na laging nagpapaalala sa atin na huwag ho nating kalimutan na may pandemya pa din. Kaya patuloy nating alagaan ang ating kalusugan, palakasin natin ang ating resistensya, siguraduhin natin ang 7-8 oras na pagtulog, kumain ng masustansya at laging mananalangin. Yan po ay paalala mula sa MX3, BM Extraordinary with MX3. At sa ating mga misis, kahit na nasa bahay lamang, pwede pa rin mangamoy pawis at kulob ang damit ng pamilya. Kaya subukan na ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm FabCon ay may Stay Fresh Technology. Kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan na ang Charm FabCon, bangong kumaka-bloom. Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. Ngayon po mga kaibigan, meron tayong dalawang liham na itatampok sa ating program. Pero bago tayo tumuloy sa pagbabasa ng mga liham na ito, meron ho akong gustong i-share sa inyo na isang kwento na aking nadaanan. So naisip ko, bago ko makalimutan ang pagbabahagi nito, ngayong gabi ay ibibigay ko na rin ho sa inyo, pakasakaling merong nangangailangan, na tao na pwedeng ma-inspire, mapaghugutan ng lakas itong kwentong ito. Ang title po ng kwentong ito ay A Story of Anyone Who Is Not Quite Perfect. Kasi nga, sino ba naman sa atin ang perpekto? Ay wala naman, di ba po? So para sa ating lahat po, ang kwentong ito, inaasahan ko na meron ho tayong matututunan mula dito. Pakinggan ho nating mabuti. Noon daw unang panahon, merong isang babae na nagtatrabaho para sa isang negosyante na ang bahay ay nasa tuktok ng bundok. Kada umaga, kailangang maglakad ng babae pababa mula sa bundok upang makarating siya sa ilog na nasa baba. Araw-araw niya itong ginagawa, bit-bit ang dalawang malaking balde. Isa sa mga balde na kanyang dala ay meron pong biak. Gayunpaman, ginagamit niya pa rin ito. Pinupuno niya pa rin ito katulad ng ginagawa niyang pagpuno doon sa balde na buong-buo at walang diferensya. Pag napuno na niya ang mga ito, saka siya aakyat pabalik doon sa burol kung nasaan ang bahay ng kanyang amo. At sa oras na siya ay makarating doon sa bahay na yon, ang balde na merong butas
ay kakalahati na lamang ang laman. Dahilan upang laging malungkot ang balde na may biak. Kasi nga naman, nakikita niya na ang balde na kasabayan niya punong-puno pa rin ng tubig, samantalang siya halos kakaunti na lamang lagi ang tubig na naiaakyat sa bahay. Pakiramdam niya tuloy, wala siyang halaga. Hindi niya nagagampanan ang kanyang layunin bilang isang balde. At sa bawat araw din na lumipas, ganoon ng ganoon ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. At makalipas nga ang ilang buwan, sa wakas, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob na kausapin ang babaeng may bitbit sa kanya. Ang kanyang sabi ay ganito, "Pasensya ka na. Ilang buwan mo na akong pinagtitiisan. Hindi ako makatulong ng buong buo sa iyo. Lagi ko na lamang naitatapon ang tubig na inilalagay mo dahil sa butas na meron ako. Wala akong kwenta." Mangiyak-ngiyak na turan ng balde na may biak. Napangiti ang babae at ang sabi sa kanya, "Pagbalik natin sa bahay ng ating mga amo, tignan mo ang lupa na dinadaanan natin." Kaya noong sila ay paakyat na, masusing pinagmasdan ng biak na balde ang kanilang dinadaanan. At napansin niya, habang tumutulo ang tubig mula doon sa kung nasaan ang biak niya, ang daan kung saan bumabagsak ang tubig mula sa kanya, ito pala ay puno ng magaganda, malalago at makukulay na mga bulaklak. Samantalang doon sa kabilang kalsada ay tuyong-tuyo at maalikabok. At narinig niyang nagsalita ang babae. Ganito ang sabi, "Alam ko naman na ikaw ay balde na merong biak, na merong butas. At dahil dyan, nagawa kong diligan ang mga nagagandahang bulaklak na ating nadaanan at iyong nakita. Kung wala ang biak na iyan sa iyo, wala din sana ang napakagandang tanawin na nakikita ng lahat sa ating paligid." Ano ang ating aral sa kwentong ito, mga kaibigan? Madami ho sa atin ngayon, katulad ng biak na balde, ang tanging nakikita ay ang ating kakulangan, ang ating kahinaan, ang ating mga mali, ang mga bagay na wala sa atin or nawala sa atin. At kadalasan, dahil nakatutok tayo sa mga ito, hindi na natin napapansin ang sarili nating mga kalakasan, ang sarili nating mga biyaya, ang mga sarili nating kagandahan, mga katangian, mga kakayanan na pwede pala nating magamit upang tayo po ay magkaroon ng halaga sa iba, lalong-lalo na sa ating sarili. Maraming ninakaw sa atin ang pandemya, mga pagkakataon, mga panahon na dapat ay na-fulfill natin ang ating mga pangarap, ang mga gusto nating gawin. Pero hindi noon binabago ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang layunin na tayo ay bigyan ng full and abundant life ay nananatili. Kailangan lamang na makita natin, hindi noon tinatapos ang ating kapalaran. Lahat tayo hindi perpekto. Lahat ho tayo ay merong kahinaan, merong nakaraan, may mga sitwasyon na kinasadlakan na ating ikinahihiya at ayaw nang balikan. Pero maaaring dahil sa mga karanasan na yon, may mga buhay din na naging makulay at mabunga because of us. Parang katulad lamang ng mga malalago at magagandang mga bulaklak na nadiligan ng balde na may butas. Diba po? Hindi lamang natin napagtutuunan ng pansin kasi abala tayo looking sa ating mga kahinaan, sa wala sa atin, sa mga pangit sa atin. Ano po ang sinasabi ko? Ang naglilimita sa ating kayang gawin at abutin ay ang ating sariling persepsyon sa ating mga sarili.
Kaya kaibigan, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa dahil nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kabuhayan, may mga tao na feeling mo ay nawala ng tiwala sa iyo, huwag kang mag-alala, hindi iyan ang katapusan. May magagawa ka, baguhin mo lamang ang focus ng iyong mga mata. Instead na tinitignan mo itong mga negatibong pangyayari sa iyong buhay, tignan mo ang kung ano ang meron ka na ipinagkatiwala sa iyo nang sa atin ay lumikha. Okay? Sa ating pagbabalik ay sisimulan na ho natin ang pagbabasa ng mga liham na ating itatampok dito po sa ating programa. Kaya manatiling nakaantabay. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Radyo Natin FM. Oh yes, we are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours. Nagbabalik tayo sa programang Gladly Yours. Opo, it's a Sunday at narito na ang unang liham na ating babasahin ngayong gabi. Ito po ay galing kay Miss Lynette ng San Jose, Nueva Ecija. Naririto. Hello Ma'am Glad, maraming salamat po sa Gladly Yours. Lagi po kaming nakikinig at nag-aabang mula dito sa radyo natin, San Jose. Ako po si Lynette, taga dito po ako. Nahihiya ako pero baka kasi makatulong ka, kaya nilakasan ko ang aking kalooban na mag-message sa inyong page. Sana po ay mabasa ninyo ito. Ako po ay 35 years old. Nagtatrabaho sa gobyerno. Mula po noong makagraduate ako sa college, diretso na po ako sa pagtatrabaho at hindi na ako tumigil. Tuloy-tuloy ko na po iyon na ginawa. Masasabi ko na napakasipag ko talaga. Sa totoo lang, ang dami ko ngang sideline dito, sideline doon na ginagawa. Lahat na yata ng pwedeng pasukan na pagkakitaan, pinasok ko na din. At tingin ko, okay naman. Pero bakit kaya ganoon, Miss Glad? Hindi ko pa din maramdaman na naabot ko ang gusto kong marating financially. Hindi ko tuloy maiwasan na ikumpara ang aking sitwasyon sa isang kaibigan. Ang pinagkakakitaan lamang niya ay ang kanyang pwesto ng itlog sa palengke. Pero mas may pera kesa sa akin. At kapag kinakapos ako, sa kanya pa ako tumatakbo. Nahihiya akong magtanong. Pero ano po kaya ang problema sa palagay ninyo? Please help. Gladly yours, Lynette, San Jose, Nueva Ecija. Hello sa lahat ng mga taga San Jose, Nueva Ecija. At sa iyo, Lynette, magandang magandang gabi. I wish I have more details from you para sana mas matukoy natin ang posibleng ugat ng concern na inilapit mo. Pero gayunpaman, sige. Generally speaking, no, mag-a-assume na lamang ako. Tignan natin ang mga basic things na maaaring kailangan mong bigyan ng atensyon sa iyong sitwasyon. Ang nakita mong concern mo ay iyong sa kabila ng lahat ng efforts na ginagawa mo. Sabi mo nga, ang dami mo ng sideline dito, sideline doon. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay pinasok mo na. Bakit still financially speaking, feeling mo kulang na kulang pa rin? Pwede mo sigurong tignan ay ang iyong uri ng money management, financial management. Paano mo ba pinamamahalaan ang iyong pera? Ikaw ba ang klase ng tao na nabubuhay sa halaga na mas malaki kesa sa iyong kinikita? Yun bang mas malaki ang expenses mo kesa doon sa income na pumapasok sa inyo? Kasi kung ang kinikita mo ay kunyari 40,000 pesos kada buwan, pero ang expenses ninyo ay umaabot ng 60,000, ay talagang may problema tayo dyan. Pwede mong sabihin na, ang lahat naman ng aming binibili at pinagkakagastusan ay importante. But then,
kailangan nating harapin kung ano lang ba ang kaya ng ating budget. At ang tanging paraan lang talaga kung nakita natin na sobra-sobra ang ating paggasta ay ang magtipid, 'di ba? Para tumama ang gastusin sa aktwal lamang na pera na pumapasok. Maiwasan natin ang ma-deficit tayo or magkaroon tayo ng mga utang. Or kung hindi kayang paliitin ang gastusin kasi talagang importante ang inyong mga binibili at binabayaran, o edi maghanap ng additional na pwedeng pagkakitaan, 'di ba? Para madagdagan ang inyong kita. But as you do this, syempre titignan mo rin kung is it worth it ba? Lalong-lalo na at meron tayong pandemya. Kailangan natin ang iba yung pag-iingat kapag tayo ay lumalabas ng ating tahanan at nakikihalubilo sa iba. Baka naman mas malaki pa ang ating gastusin sa ospital kung masyado naman nating ipipilit. Diba? Sasagarin natin ang ating ding sarili. Kaya titignan din natin physically kung kaya ba natin or kung worth it ba na dagdagan natin ang ating kailangan gawin, lalong-lalo na kung gagawin natin yon sa labas ng ating tahanan. Yung kasabihan na habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot, napakalaking bagay ho niyan kung atin pong susundin. Kung ano lang ang kaya, pagkasyahin na muna natin para wala tayong utang, edi wala rin tayong problema. O kaya naman, meron kasing mga tao, di ba, na binibilang ang kita na paparating pa lamang. Titignan mo rin, may pagkaganon ka ba? Yun bang kasi alam mo na meron kang parating na income, ginastos mo na kaagad kahit hindi mo pa naman hawak ang kita. E papano kung merong nangyari? Di ba? Papano kung hindi natuloy? Papaano kung nawala na parang bula ang inaasahan mo? Ay ginastos mo na or ipinangutang mo na o edi dagdag problema. Ang kasabihan nga about this, 'di ba? Huwag mong bilangin ang itlog na hindi pa nabibiyak, baka mabugok. Ang aral, hangga't hindi natin hawak ang kita na ating inaasahan, huwag muna tayong mag-assume at huwag nating gastusin because anything, 'di ba, can happen. Or pwede mo ring tingnan na baka isa ka doon sa mga tao na mangungutang para ipambayad din sa utang. Tapos uutang ulit para may pambayad ulit sa utang. Trapped in the cycle of the never-ending debt. Walang katapusang utang. Kasi kapag ganyan, ang uri ng ating money management, mahihirapan tayo na magkaroon ng full control sa ating finances. At matatagalan tayo na makaahon upang maranasan ang tinatawag na financial freedom. We have to remember na sa bawat nating nauutangan, 'di ba, merong interest 'yan. Tapos uutang tayo, pambayad doon sa interest na magi-interest din, paliit ng paliit ngayon ang pera na maiiwan sa atin. Bagaman syempre at masaya ang mga nagpapautang sa atin kasi lalo natin silang pinayayaman, tayo naman ngayon ang pahirap ng pahirap. Ay walang patutunguhan ang ating mga pagsisikap at pagpapagod kung nakaabang na ang lahat ng ating kita sa ating mga nautangan. Kung ganito ang iyong sitwasyon, makakabuti na unahin mong bayaran ang mga utang lalo na yaong malalaki ang interes. Kung ano ang maximum na kaya mong ibayad, ibayad mo na para ma-save mo ang interes at magamit na pambayad sa iba pang mga utang. Alam mo, Lynette, kung gusto natin na merong maging pagbabago sa kalalabasan ng ating sitwasyon, kailangan may baguhin din tayo sa ating mga proseso at pamamaraan sa buhay. Gusto natin ng financial freedom, gusto natin ng financial stability, importante na maging aware tayo sa ating mga paggastos, gaano man ito kaliit. Maaaring mahirap sa simula ang tipirin ang ating mga sarili, pero mas okay na ang tayo ay magtipid kesa mamroblema tayo kung saan na naman hahagilap ng pera kasi laging walang laman ang pitaka.
Mm-hmm. Lynette, I hope that you can try to assess how you are managing your finances. Major factor kasi yan sa ating financial situation. It can make or break us. Are we moving to success or are we entering a deeper crisis? Nasa management natin yan. At higit sa lahat, ang lagi mong pakakatandaan, lalong-lalo na kapag meron kang mga financial blessing, yan ay ipinagkaloob sa iyo ng Diyos and you are accountable kung papaano mo yon gagamitin. Okay? So, maging responsable tayo sa mga blessings na ating natatanggap. Maraming salamat, Lynette, ng San Jose, Nueva Ecija. Sa ating pagbabalik, mga kaibigan, isa pang liham ang ating bibigyan ng daan. Kaya manatiling nakatutok sa ating himpilan, kayo po ay patuloy na nakikinig sa radyo natin FM Nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours. Nagbabalik tayo sa ating palatuntunan. This time around, itong pangalawang liham naman po ang ating itatampok. Naririto. Dear Miss Gland, magandang gabi sa inyo. Namiss ko ang program ninyo na may trabaho. Pero napupuyat man, I find ways para marinig ka pa din dito sa Gladly Yours. Ako po si Maris, tagapakinig ninyo mula dito sa Hagna, Bohol. Nai-inspire ako sa program ninyo at maraming insights na magaganda ang natututunan ko. Kaya gusto ko sana na magtanong din dahil hindi naman din lingid sa amin na mga listeners mo na isang nanay ka din. Sa ngayon kasi, Miss Glad, challenge talaga sa akin ang pagpapalaki sa aking mga anak. I have 3 children, isang 18, isang 17, at isang 15. Bagaman at aktibo kami sa aming Christian community, nalulungkot at nasasaktan ako dahil nakikita ko na parang may pagka-rebelde ang damdamin ng aking mga anak. Hindi ko maramdaman na siniseryoso nila ang kanilang buhay at parang mababaw ang appreciation nila sa kabutihan ng Diyos sa amin. Big deal po ito sa akin dahil ako ay talagang naniniwala na utang namin sa Diyos ang lahat ng magaganda sa aming buhay. At sobra akong nag-aalala sa kanilang kinabukasan kung mapapalayo sila sa aking mga pinaniniwalaan at pinahahalagahan. Nahihirapan talaga ako dahil ibang-iba ang mga bata ngayon sa aking kapanahunan. Bilang isang ina, ano ang maipapayo mo sa akin? Pasensya ka na, pero sana mapagbigyan mo ang liham kong ito. Maraming salamat, Miss Glad, at more power sa'yo. Gladly yours, Maris, ng Hagna, Bohol. Hi, Mami Maris, at hello sa lahat ng mga taga Hagna, Bohol na nakikinig sa atin ngayon. Most of the nanay na nakikinig ngayon will probably agree, no? Talagang iba na ang kapanahunan. Malayo na sa klase ng ating henerasyon noon. Napakalayo. Kaya napakapalad pa din ng mga magulang na merong mga masunurin at mababait na anak sa gitna ng mga impluensya ng ating sosyedad sa ngayon. May nakausap nga ako minsan na mag-asawang hindi nagkaanak, ang sabi ng babae. Ipinagpapasalamat niya daw na hindi sila nagkaanak. Kasi kung nagkataon, baka hindi niya daw kayanin ang challenge at struggles ng pagiging magulang sa panahon na ito. And talagang very challenging ang pagdidisiplina sa mga bata. Ang dami nating kaagaw sa atensyon at pagpapasunod sa kanila. Kaya importante na alam natin sa ating mga sarili na kahit na ginagawa natin ang lahat ng alam nating makakabuti para sa ating mga anak,
tanggap natin na bagaman dugo at laman natin sila, meron pa rin tayong pagkakaiba-iba. Meron tayong kanya-kanyang kagustuhan, meron tayong kanya-kanyang pangarap, meron tayong kanya-kanyang desisyon sa kung anong klaseng buhay ang gusto nating tahakin. At tayo bilang mga magulang ay limitado ang pwedeng magawa kung susuwayin ng ating mga anak ang ating gusto, kahit na sabihin pa na para naman sa kanilang ikabubuti ang ating nais. Ang importante, Maris, hindi tayo nagkulang or magkulang sa ating pagtuturo ng kung ano ba ang dapat, kung ano ang tama. Huwag tayong manawa na samantalahin ang mga pagkakataon na meron tayong panahon upang kausapin sila na makinig at pahalagahan ang kanilang moral compass o yung natural na kaalaman sa kung ano ba ang tama at mali upang makapamuhay sila ng marangal at mapayapa na siya nating dapat na ituro. Pero higit sa lahat, yaong pagtuturo ng kung ano ba ang mga nakasulat doon sa Bible. Diba? Yung mga ipinagbabawal ng Diyos, yung mga gusto ng Lord na gawin nating panuntunan para makapamuhay tayo ng maayos sa mundong ito. Kasi more than our heart as a parent, di hamak na mas maganda ang naisin ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa kanyang mga anak. Ako personally naniniwala na sa panahon na ito, bagaman at napakahalaga ng papel no na ginagampanan ng tahanan sa pagpapalaki ng mga anak, hindi na rin natin masabi na yaon ang tanging sukatan ng ating pagiging magulang. Diba? Kung paano ba natin sila pinalaki. Sa panahon na meron tayo, hindi tayo pwedeng maging mapanghusga kung napasama ang isang anak at ang sisisihin natin ay ang mga magulang. Dahil let's face it, sa uri ng kultura na meron tayo ngayon at sa mga impluensya na parabagang naging katanggap-tanggap na ang premarital sex, ang teenage pregnancy, ang personal sex preference, we have to remember na kasama sa humuhubog sa isang bata ay ang impluensya ng kapaligiran kung nasaan siya or ang sarili niyang pagpili ng gusto niyang samahan sa labas ng tahanan, sa labas ng pagtuturo ng kanyang mga magulang, diba? At ang kanyang personal na pagdidesisyon para sa kanyang sarili. Maris, alam mo, kahit gaano natin kamahal ang ating mga anak, hindi naman din natin magagawa na 24/7 na magbabantay sa kanila upang tignan ang lahat ng kanilang ginagawa. Siyempre, tayong mga magulang, nangangarap tayo na sana nga ay pwede nating gawin yan. Yung anytime kapag nagkamali, pwede nating sawayin. Yung kapag mali ang desisyon na gagawin, pwede nating pakialaman. Dahil ang realidad, sa mga panahon na nasa sarili niyang mundo ang isang bata o kapag nasa labas na siya ng kanilang tahanan, ang tanging magagawa ng magulang ay umasa na susunod ang kanyang mga anak sa kanyang mga payo at makikinig sa kanyang mga babala. Dahil ang totoo, no, marami rin naman akong nakilalang mabubuti at modelong mga magulang na nagkaroon ng mga pasaway na anak. Mga magulang na ginawa ang lahat ng klase ng pagdidisiplina pero napariwara pa rin ang mga anak. Kasi nga, nandoon sa tao ang pagdidesisyon kung anong klaseng pagkatao ang gusto niyang akapin para sa kanyang sarili. So ano ang magagawa ng isang magulang? Ay huwag ho tayong manawa ng pagkausap sa kanila. Samantalahin natin ang mga panahon na maituturo natin sa ating mga anak ano ba talaga ang kalagayan ng totoong buhay. Kahit na nasasaktan tayo kasi feeling natin hindi sila nakikinig sa atin, kahit na nagagalit tayo kasi feeling natin ayaw nila tayong unawain, kahit na gusto natin sumuko, hindi tayo pwedeng sumuko, Maris. Dahil ang mga anak naman natin, bagamat ating inaangkin,
ay hindi naman talaga sa atin. Sila ay galing sa Diyos na ipinagkatiwala lamang sa atin. At tayo ay accountable sa Panginoon ulit sa kung papano ba natin sila ginagabayan, papano ba natin ginampanan ang ating obligasyon sa paghubog sa kanila. At the end of the day, hanggat alam natin bilang mga magulang, no, sa ating sarili na ginampanan natin ang mga obligasyon na yon sa kanila, ay wala ho tayong dapat na ikagalit o kaya ay ipangamba. Magagawa nating harapin ang Diyos at masabi sa Kanya na naging mabuti tayong katiwala sa mga anak na ipinagkatiwala Niya sa atin. So ano ba ang aking masasabi sa iyo, Maris? Huwag mong madaliin na maunawaan na agad ng iyong mga anak ang mga bagay na gusto mong ipaunawa. Remember na magkakaiba tayo ng panahon. Sabi nga, di ba, sila paakyat pa lamang, ikaw pababa na. Ibig sabihin, wala pa sila doon sa punto ng kanilang buhay para makita ang iyong mga nakita. Let the time take its course. Darating at darating din ang panahon na makikita din nila ang mga realisasyon na iyong nakita at masasabi nila na, ay, tama pala si Mama. So, keep praying for them. Yun ang pinakamabisa talaga na magagawa ng isang magulang para sa kanyang mga anak. Lift up everything to God and trust God to answer your prayers. His time, His will, His way. Hayaan mo na ang Diyos ang mangusap sa kanila. Dahil tanging ang Diyos lang naman ang may kakayanan talaga na magpabago ng damdamin ng isang tao. At kabilang doon ay ang puso ng ating mga anak. Okay? Salamat, Maris, for trusting our program. Sana ay nakatulong kami sa iyo. At sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabi, sa muli, maraming salamat po sa inyong naging pag-antabay. Muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras at himpilan at sama-sama ho nating balikan ang istorya ng inyong aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladdy Mabini. God bless your heart. Good night and sweet dreams. Bye!